Sabay, dyan ang kanlungan eh. Nang malawak na, nang mga kasama eh. Kaya dito ba yung nagkamero ng kampo? Dito ang daan na namin una, papunta ng mga Bicol. Kaya itong battle lang kung dito yung pinakang puso, ito yung pinakang, ayong pinakang kwanang-kwanay. Kung sa buti, ito yung bunganga. Walang ibang dadaanan ng kasama. Dito lang. Ang daanan, papuntang Peninsula, papuntang Bicol. Walang ibang intro kung naranasan. Saan-saan, yun ang nakakaranas nga kami eh. Kaya ko, sa loob ng maghapon, tatlong beses eh. Ang inkwento mo na? Hmm. Nag-almusal ka, hawak mo yung kaldero, minsan tinatamaan ka, lipad yung aming kakainin eh. Ika nga, sabi nga ng kasama, ang bala naman ay, eh, yan ay kung na, hindi man yan, ika nga, sumala daw lang ang kabuhok buhay pa nga. Tama nga. Ang mahirap lang naman sa labanan ay ang ambus eh. Pero yung true intro magkakasalubong, parehas kayong magkakabahan yan. Malis kayong makaka-deploy niyan. Magpapaputo kayo, hindi wala na, naka-drop na. Eh, sabi ko kasama, ay alam naman ninyo, sinadya ko dito. Ba't ano ba ikaw ang dahilan? At ikaw ko si Lara, yung kapitan ng Agayaya na pinatay niyo. Tinalaki niya, inanay sa akin. Yung mga kaso, sa madalit sabi, nasa sa 16 ang kaso. Ika ko, dito sa kasong ito, alin ba dito ang mabigat? Ika ko, di ba ninyo na ika ko naisip na meron tayo ring batas sa pagpatay? Hindi ito ika ko sapat, hindi luta sa akin ika ko ito. Sino ang naglagay nito sa standing order? Ika ko, sino ang naglagay sa standing order para patayin yung biyanan ko? Sabi mo, edi kami nagkakagit-gita na. Ay, sabi ko, bukas na usapin yan. Ang pagpunta ko rito, oras na may nangyayari sa akin, may pupuntang kasama rin dito. Sabi ko, hindi lutas, hindi bukas na usapin. Sabi ko, ito na lang ikaw. Nangyayari na yan eh. Hindi na natin makuna, ituro nyo yung bangkay. At yung sasakyan na motor, na pampasahero, kunin nyo. Pati ba naman ikaw yung motor na pampasahero, yun na lang ikaw yung pinagkikitaan, kukunin pa ninyo. Eh parang yung pinatay pati pamilya niyan. Yung pinakuha ko. Alam naman natin ang mga official kung minsan ay nagiging makwanay, yung tinatawag naghahaman, tapos ay mapusok. Tapos sila nang may kapangyarihan, sila pa nakakapagpasasa sa yaman ng ating bansa. Korupsyon. Sabi ko, ay sa akin naman ikaw ko, ay walang problema dahil ako nagkukuhan ako eh. Pwede ako mabuhay na nagsusolo. Pwede ako maghanap buhay, na wala naman akong obligahin. Sabi sa akin, ikasama, hindi ganyan. Kung talagang ikaw ay Pilipino, ang ipaglaban natin, yung atin mismong karapatan. May pagbabago. Una sa mga disiplina at patakaran. Nung una, alam ko, disiplinado nung una eh. Yung mga disiplinado. Kami disiplinado, hindi mo na kami gumagawa ng anumang kon eh. At magalang sa mga civilian eh. Pero ngayon, nang nangyayari, parang may halong pananakot. Yun ang nakikita ko. Ang kilusan ngayon. Nakikita ko. Eh, hindi ko alam kung ano yung kanilang binago, pinairal. Sabi ko, kaya hindi wari ko umuunlad. Siyempre, yung mga pagbabago ng mga henerasyon, yung mga kasamang dating original na namamatay, yun ang mga bago, palibasa nga ay... Meron kasi na iba na makahawak lang ng baril. Akala mo, mayabang na. Akala mo, pag nakakita ng tao, akala mo sila'y sikat. Ginagamit nila yung kanilang mismong kunay. Na hindi, ang aking tansyado ay hindi nakakapag-aral sa revolusyonaryong kilusan. Pag-aral, disiplina. Madami nakita yung mga kabataan. Tukod pa yung baril. Sa lupa. Kaya ako tatakbo yan. Kaya ako sabi ko sa mga kasama, pag-aatin nyo, takbo yan. Sabi ko sa mga kasama, dyan sa mga kapgo. Kaya sabi ko, pag tayo nakain kaunti, tamo, makukuha natin lahat yan, basta samahan nyo ako, pag-aatin natin. Na dun sa bahay, tinatanong ko, anong problema dito? Sabi ko eh, ang naging problema lang naman ikaw ko dito eh, yung gaya ngayon ikaw, yung nakawan dito sa Quezon. Na hindi naman masugpusog po ng mga nung una man ay wala naman sundalo dito. Isumbong mo naman sa munisipyo.
Hindi naman aahunin, 12 pares yung nadya dyan. Sa, kunay, sa may, dito sa may Kumil. Tapos ay problema namin sa mga Panginoong may lupa. Tapos problema ng yung mga kaso na hindi nasusold. Na hindi naman nahuhuli, yung gahasaan, ganyan. Tapos ay yung mga problemang pambarangay na hindi malutas-lutas. Sabi niya, ito puti pa kasama. Ay kung meron kang mga apat o pito na makukumbinsi mo na mabuo kayo sa organisasyon. Ika ko anong organisasyon? Ay para ika nga mabigyan kayo ng pag-aaral na mababang antas sa Kilusan. Ayun ang tinatawag na PACOM. Nabubuuhin kami pag kami binuo, bibigyan kami ng pag-aaral. Tapos sa loob ng isang linggo babalikan. Yung pag-aaral na yun ay lalagumin sa amin. Babalik-aralan. Ngayon hanggang sa dumami ng dumami yung aming ka yung aming mga kasapian. Itinaas kami ng antas. Tapos naging lutang ako sa grupo na ako ang aktibo dito. Parang yung pinakang aktivista na rito sa barangay. Ngayon, sabi ng kasama, kung gusto mo, mag-full-time ka, ika ko. Hindi ko pa lubos ika kong maunawaan dahil sa ngayon, ika ko. Yung ipinaglalaban ninyo, hindi ko pa rin alam. Mahirap ika akong basta papasok nang hindi mo alam yung iyong. Nagkasama-sama kami ng mga kasama doon. Nakailang panahon, nakakulong kami. Mag-election ng patayin si Ninoy. Ang panawagan ni Cory, pagka siya sinalaw, pre-old political detainees, kasama kami doon lahat. Mayroong mga, yung tinatawag nating antas-antas, ang masa. Yung sabi nating maralita, yung tinatawag na maralita, yun yung talagang walang-wala. Nilupa, wala. Ibig sabihin, nabubuhay lang sa pagpapaupa. Yung namang panggitna, ibig sabihin, may lupa na ibig sabihin, itaman-tama lang. At may mayamang magsasaka na tinasabi natin na mayroon ng tauhan sa kanyang lupain. Yan. Doon kami tumututok sa maralita. Yun ang aming sinusuportahan. Yung mahihirap, gaya ng nasa sa squatter. Pero yung mayroon may lupa, pinupunta namin yan, humingi kami ng 4%. Yun. Eh, binabahagi namin yan. Pero halimbawa yung sabi natin ng mga Panginoong may lupa ay talagang kuna yan, kinakailangan hingin muna yan. Yan, kinukuna namin yan. Namin, nagbibigay talaga. Wala, huwag kang magbigay. Halimbawa ay may baka ka, kukunin. Hindi ka makakapunta sa iyong asyenda. Ayaw mo kasi kunay. Si Ruben pa din sa inyo kanyang tatay. Bigay-bigay yan. Sa Iksiban. Ang lawak ng asyenda niyan. Dami baka. Nagbibigay yan. Bibigay. Oo, kada buwan nagbibigay yan. Kung kumuha kami ng baka dyan, lima-lima eh. Oo, ay wild naman yung baka doon. Oo. Hindi mo, barilin mo na doon sa loob. Ganun. Ay, inag-iktarya yung kanya dyan sa, kung ano, sa TD.